Sa atin eh. We need to do something. Bakit? May idea ka? Veron, magsisimula tayo dito. See? Hindi sa lahat ng oras, masama ang paninigarilyo. Nakakatulong din. Kaya dapat, ikaw naman mag-isip ka. Ngayon mo patunayan sa akin kung kano kakagaling ng empleyado. Hindi ko kailangan patunayan sarili ko. Wala tayo sa opisina. Kaya nasa opisina tayo o wala, boss mo pa rin ako, Gio. Kaya kailangan sumusunod ka sa mga sinasabi ko sa'yo. Hindi pa katapusan ng mundo dahil lang na-stranded tayo sa isla na ito. Kahit saan may laban. Alam mo, mahina ka kapag kasumuko ka. Oo na, malakas ka na. Malibasan, nasa iyo na lahat eh. Ako kuha mo yung gusto mo. Boss ka, initinghala ka, kinatatakutan ka. Kagawa mo nga lahat. Wala nga tatalo sa'yo eh. Veron. Naagaw nga sa akin yung pinakamamahal kong lalaki. Nalaglag yung pinagpupuntis ko. Yung mga tao na mahalaga sa buhay ko na nagpapasaya dapat sa akin ngayon, wala! Anong tawag mo doon? Hindi ba pagkatalo?
gaano kasakit ang mawalan. Kasi buo ang pamilya mo, buo ang puso mo, buo ang pagkatao mo. Para ikaw lang may mabigat na pinasan. Miss Veron, hindi mo alam yung mga pinagdaanan ko. Hintayin mo ako! Huwag mo akong iwan dito! Malakas ka, di ba? Kaya mo ang lahat. O di kayanin mo mag-isa. Malakas nga ako, pero... Kahit pa paano, kahit na mag-isa ako, may nakakausap ako. Paano pag umalis ka? Sino kakausapin ko? Mga puno? Kahit malakas pa ako, kailangan ko pa rin ang tulong ng iba. Gio, sandali! Hindi mo ako! Ewan ko sa'yo! Gio, wait! Gio! You don't have to remind me, Laura. Alam kong anak ko si Gio. Sir, hindi ho natatapos ang pagiging magulang natin sa mga anak natin porkit may sarili na silang pamilya. Matagal na rin ho walang ina si Gio. Pero nandyan pa rin ho kayo. May magulang pa rin siya. Sana naman ho magpakaama kayo sa kanya kahit ngayon lang. Kuya, tama naman ho si Laura eh. Naintindihan namin na sumamaloob nyo nung hindi sumunod ni Gio yung mga pagustuhan nyo. Pero pwede ba unahin natin yung kaligtasan nyo? Dad, kaya na lang po makakatulong kay Gio. Maawa naman po kayo sa kanya.